Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Jericho Tiongco at ang kanyang itinanong kung ilan ba ang mga air bases sa Philippine Air Force. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya ng tanong ni Jericho Tiongco kung ilan ba ang mga air bases sa Philippine Air Force at saan ito matatagpuan. Ang Philippine Air Force ay maraming air bases sa buong bansa. Mayroon itong 70 na air base at mga radar ang communication and support facilities na matatagpuan sa buong archipelago. Ang air base ng Philippine Air Force ay mas marami pa kaysa mga eroplano ng mga jet fighter sa Pilipinas. Pero lahat ng mga air bases na ito sa Pilipinas, siyam lang nito ang mga major air base. At ito ang mga air base at mga air station. Unahin natin ang nasa Luzon, ito ang Villamor Air Base na matatagpuan sa Pasay, Metro Manila, ang Clark Air Base na matatagpuan sa Angeles City, ang Colonel Ernesto Rabina Air Base na matatagpuan sa Capas, Tarlac, ang Cesar Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga, ang Basilio Fernando Air Base sa Lipa, Batangas, ang Danilo Atienza na matatagpuan sa Cavite City, ang Wallace Air Station na matatagpuan sa San Fernando, La Union, ang Gusar Air Station na matatagpuan sa Lubang Occidental, Mindoro, at ang Paranal Air Station na matatagpuan sa Jose Panganiban, Camarines Norte, at ang Visayas naman ay matatagpuan ang Benito Evwin Air Base na sa Mactan, Cebu, ang Giwan Airfield na sa Giwan, Eastern Samar, ang Antonio Bautista Air Base ng Puerto Princesa, Palawan, at ang Mount Salakot Air Station sa Puerto Princesa, Palawan din. At sa Mindanao naman, ay dito nakalagay ang Edwin Air Base na sa Zamboanga City at ang Raja Buayan ng Air Station na sa General Santos at ang Lumbia Airfield na sa Cagayan de Oro, Misamis Occidental. Ang Jesus Villamol Air Base ay ang pinaka-headquarters ng Philippine Air Force at ito ang nagbabahagi ng runway kasama ang Ninoy International Airport. Ang Villamol Air Base ay dati ay tinatawag na Nichols Air Base ay ginagamit ito sa Philippine Air Force sa mga transport helicopter air base. At ito rin ang military installation ng presidente sa Pilipinas na siyang ginagamit nito kung aalis man ang presidente para sa foreign and domestic trip. At ang Philippine Airlines ang official charter airline ng presidente dahil wala pa naman tayong Air Force 1 gaya ng US. Ang sa atin ay Air Force 0 pa yata. At dito rin sa Villamor Air Base, lalapag ang mga eroplano ng mga foreign dignitaries na bumibisita sa Pilipinas. At dito rin sa Villamor Air Base, nakadestino ang 505 Search and Rescue Group na gumagamit ng mga helicopters gaya ng Bell 205, ang UH-1H Huey, ang PZL, ang W-3A Sokol, ang Sikorsky S-76A. At dito naman sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga, ang 5th Fighter Wing ay dito nakadestino. Ang Basa Air Base ay siyang responsable sa lahat ng mga fighter operation ng Philippine Air Force. At dito rin nakastation ang 7 Tactical Bulldog Squadron na silang nagpalipad ng FA-50 Fighter Jet at ang 105 Fighter Training Blackjack Squadron na siyang gumagawa ng mga jet qualification training para sa future pilots. At ang mga training ay gumagamit ng Airmatch AS-211 Jet Training. At ang Wallace Air Base Station naman ay responsable para sa pag-operate ng Air Defense and Surveillance Radar System, ang Command Control Units ng Philippine Air Force. At dito rin sa Wallace Station, nakadestino ang 960th Air and Missiles Defense Group na siyang responsable sa pagpatakbo ng Aerial Missiles Defense Operation. At dito rin ilalagay yata ang Spider Missile System dahil ang Wallace Air Station ay matatagpuan sa San Fernando, La Union. Isang napaka-strategic location ito dahil kaharap ito sa South China Sea.
At dito naman sa Benito Ibuen Air Base Mactan, Cebu, nakadestino ang 205th Tactical Helicopters Wing na siyang responsable sa paggawa ng mga tactical helicopters operation, unlimited supports. At dito rin nakabase ang helicopters gaya ng Bell OH, ang 1H Huey, ang Dunier Bell OH at ang 1D Huey, at ang Bell 412AP at ang S7I Black Hawk Combat Helicopters. At dito rin sa Benito Ibuen Air Base, nakadestino ang 221 First Airlift Squadron na gumagamit ng kanilang Airbus C-135 and Fokker 72 aircraft. At ang 262nd Airlift Squadron ay siyang gumagamit ng Lockheed C-130 Hercules aircraft. Ay dito rin nakabase sa Ibuen Air Base dito sa Mactan, Cebu. Ang Danilo Atienza Air Base na sa Cavite, matatagpuan, ay dito rin nakabase ang 15th Strike Wing na silang responsable ng attack helicopters na nanggaling sa Turkey. Ito ang T-129 attack helicopters, ang daming attack na silang responsable sa pag-provide ng air combat support at ground support forces. At dito rin nakadestino ang 16th Attack Eagle System na siyang gumagamit ng Embraer Super Tucano at Air Maxi SF-260TF Warriors. At dito rin nakadestino ang 17th Attack Jaguar Squadron na silang nagpalipad ng OV-10 Bronco. At dito rin nakadestino ang 18th Attack Falcon Squadron na siyang gumagamit ng Leonardo AW-109A Helicopters. At dito rin nakasign ang 1920 Attack Firebird Squadron na siyang nagpalipad ng MD-520 at Defender AHF Cobra Helicopters. At dito naman sa Ernesto Rabina Air Base sa Capas, Tarlac, matatagpuan ang 17th Squadron Operation Wing na siyang responsable sa paggawa ng mga Special Operation and Counter-Terrorism at Defense o Philippine Air Force Bases and Facilities. At dito naman sa Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa, Palawan, ang 300 Air Intelligence and Security Wings na kung saan sila ay responsable sa mga aerial surveillance and intelligence gathering and maritime patrol gamit ang mga ground assets. At dito rin nakabase ang 301st Unmanned Aerial Reconnaissance Squadron na siyang nagpalipad ng mga drone and unmanned vehicles or tinatawag na UAV gaya ng Scan Eagle 2, ang Elbit Hermes 900 at ang Elbit Hermes 450. Ang Rabina Air Base sa Palawan ay siya ring strategic location dahil kaharap ito sa South China Sea or West Philippine Sea. At sa Clark Air Base naman, nakabase ang 750th Special Operation Combat Support Group. At ang Basilio Fernando Air Base ng Lipa, Batangas, ay dito rin matatagpuan ang Philippine Air Force Officer School at ang Philippine Air Force Basic Non-Commissioned Officer School at ang Philippine Air Force Flying School at ang Philippine Air Force Officer Candidate School at ang Philippine Air Force Technical and Specialization School at ang Philippine Air Force Logistic Training Center. At dito rin nakabase ang 550th Air Base Group na siyang gumagawa ng pagmamanage, pag-operate at pag-maintain ng mga base facilities at pag-provide ng support and services and security throughout the base. At dito rin nakadestino ang 440th Aircraft Maintenance Group na siyang nag-maintain ng mga aircraft ng Philippine Air Force. At dito rin matatagpuan ang mga hospital at mga dental dispensary. At ano naman ang mayroon ang ibang mga air bases at air stations sa Philippine Air Force? Gaya ng Andrew Air Base ng Zamboanga. Ang Andrew Air Base ay ginagamit ito para sa mga air operation laban sa mga insurgency gaya ng Abu Sayyaf, mga ISIS, MILF, MNLF, BIFF at iba pang mga insurgents. At iba pang mga base at station, siguro nagpapalipad na lang siguro ng mga saranggula ang mga Air Force personnel dahil wala namang gaanong naka-assign doon ang mga aeroplano or baka naglalaro sila ng chess o Chinese garter. Hindi, biro lang ito, baka magagalit yung iba kasi sabi nila, lait daw natin ang Philippine Air Force. Bago tayo magpaalam, i-shout out muna natin ang ating mga kaibigan gaya ni Bitsing Likayan, ni Edgar Malinaw, ni Jason Gores, ni Philip Amahido, ni Henry Como sa Antipolo City at ni Christopher Howard. Hanggang sa susunod, maraming salamat.